Mga kapatid, pinakita po sa atin ni Ebanghelista Mateo na makasalanan po ang grupo ni Jesus. Parang makasalanan po ang grupo ni Jesus para sa mga alagad ni San Juan Bautista. May basihan naman po sila sa kanilang paghuhusga. At para naman talagang nagkasala sila dahil sila po ay hindi nakisabay sa panahon po ng pag-aayuno. Mabuti naman at naglakas loob silang itanong ito kay Jesus. At pinagsikapang pinaliwanag naman ng Panginoon natin na ayon sa nakasanayan ng mga Hudyo, di pwedeng mag-aayuno ang panauhin sa isang kasalan. Ito ay nagpapahawatig na tinuring ni Jesus na isang kasalan ang pakikipagkaisa niya sa atin. At ito'y pagpapahayag sa pagtatanggap ni Jesucristo sa kanyang pangkat bilang kasapi sa buhay niya. Parang lahat naman tayo dito ay dumaan sa isang rite of acceptance. Diba? Nakadama tayo ng kaibang kasiyahan nung niyakap tayo sa mga tumanggap sa atin sa grupo nila. Halimbawa nito yung nadaan ng acceptance rite ng mga first year brothers natin. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang kakaibang saya nila na pagkatapos sa lahat nilang pinagdaanan na medyo mahirap, sila ay naging kasapi na sa tatawaging Vianistas. At gusto kong maniwala na itong sayang ito ang nadama ng mga tagasunod ni Jesus noong narinig nila na sila ay tinuring ni Jesus na mga kasapi sa buhay niya. Naniwala rin ako na ito ay nagbigay sigla sa mga sinaunang kasapi sa pangkat o simbahan ni Jesus sa pagpatuloy sa pakipagkaisa sa kanya sa hirap at ginhawa. At sila na dala-dala ang masayang karanasang ito ang siya lang nagpapatuloy hanggang sa kamatayan. Pinahayag din ito ni Papa Francisco na the joy of evangelizing always arises from the grateful remembrance. Evangelii Gaudium number 13. Wika nga sa isang kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruunan. Nagpaalala din po ito sa akin, sa aking nasaksihang actual na family counseling. Sa klase namin noon ni Father Ted Gonzales dito sa Vianney. Dumalo ang mag-asawa kasama ang nag-iisang anak nilang babae na mga 5 years old at time. Habang pinadrawing ni Father Ted ang bata, isa't isa niyang tinanong ang mag-asawa kung kumusta na ang buhay bilang mag-asawa. Honest naman silang inilabas ang masamang saloobin nila laban sa isa't isa. Damang-dama namin ang negatibong energy sa relasyon ng mga mag-asawa. Pero ito ay nag-iba nang tinanong ang isa't isa sa mga masasayang araw ng pagsasama nila. Isa sa naisalaysay nila ay ang mga masayang araw nila sa magnubyo at magnubya pa sila hanggang sa araw ng kanilang kasal. At ang mga mukha nila ay sumigla muli. Ang lugar ay napuno ng tuwa at saya. At paalala po ito sa atin na ang pag-aayuno
ay hindi pagpasok sa sulok ng kalungkutan, mga kapatid. Ito ay pakikipagkaisa sa mundo ng kasiyahan ng Panginoon. Masayang nag-aayuno ang Panginoon, kaya natiis niya ito hanggang 40 days. Masaya dahil ang pag-aayuno niya ay kasama sa pagsakatuparan ng kanyang pagtupad sa layunin ng kanyang pakikipagkaisa sa atin. Nagbigay naman talaga ng saya yung magawa ang magandang gawin at ang dapat gawin, di ba? Kaya si Jesus ay masayang napasabi, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord." Luke 4 verses 18-19. Di ba ito ang dapat mangyari sa taong nag-aayuno ayon kay Propeta Isaiah sa unang pagbasa, na palayain ang nabilanggo at naaapi, pakainin ang gutom, and etc. Kaya sa panahon po na tayo ay simulang mapagod at manghihina dahil tayo ay dumanas ng hirap at mga hamon sa buhay, sana po balikan natin ang biyaya ng masayang alaala na naranasan natin lalo na nung tayo ay tumanggap sa tawag ng Panginoon at natanggap bilang seminarista o alagad ng Panginoon. At nang dahil dito tayo ay sumigla at sumaya muli-muli para naman makapagpatuloy sa mga gawain ng mga kasapi sa pangkat ni Jesucristo. At sabi pa ni Bishop Bonglonas noong Formators Gathering ng Diocesan Clergy of Mindanao, DCM, na napasabi tayo ng salamat sa Diyos pagkatapos sabihin ng pari na ite misa est, ay dahil nasisiyahan tayo sapagkat nabigyan tayo sa makapangyarihang Diyos ng misa misyon. Ang kanyang misyon, kahit pa tayo ay may kahinaan, kahit pa tayo ay di karapat-dapat, mga kapatid. Parang gustong sabihin ni Bishop Bonglonas na sana makasagot tayo palagi ng salamat sa Diyos with a smile.